nyo ba na ang ilan sa mga naglalakihang bayan ngayon ay dating mga hasyenda? Kung hindi pa, sasampulan ko kayo ng isa. At ito ang Marikina. Ako po si Kuya F. Ito ang Kwentong Kanto. Unang dumating ang mga Agustinians dito sa Marikina Valley noong mga 1500s sa isa sa lugar sa barangka na tinawag na Corillo. Sinundan naman sila ng mga Jesuits noong 1630 sa lugar na kilala na ngayon sa pangalang Jesus del Peña o Jesus of the Rock. In 1687, this pueblo became a parish known as Marikina. Ang mga naunang settlers dito ay nanirahan malapit sa ilog at mga bukirin. Di nagtagal, ang mga sakahan sa lugar na ito ay nagsimula ng mag-produce ng bigas at iba pang mga gulay. At ang dating valley ay naging isa ng hacienda. By the 19th century, Hacienda Marikina was owned and administered by the Tuason family and had become the biggest in the Philippines. Pero biglang pasok naman sa eksena ang pamahalang Kastila nang malaman nilang masagana ang mga ani dito. Idineklara nilang mayorazgo o royal state ang hacienda. Nang dumating naman ang 20th century, umusbong naman ang bagong produkto ng Marikina, ang mga sapatos. Pinangunahan ito ni Don Loriano Guevara, aka Kapitan Moy. Simula noon, dahan-dahang nakilala ang Marikina sa paggawa ng mga sapatos. At dahil sa asensado na ang bayang ito, naging bahagi na ito ng National Capital Region. 1996 nang maiproclaim bilang isang lungsod ang Marikina. At ngayon, bagamat nawala na ang mga bukirin na dating bumubuo sa asyendang ito, nariyan na ang mga bagong batch ng ating henerasyon para magtanim ng mga masaganang kwentong kanto ng Marikina.